I'm glad to be invited here in such a very important discussion. Why is this important now more than ever? Kasi may nakaamba eh. May nakaamba na de facto martial law ngayon at may nakaamba rin na you know, the fusion of two dictators sa aking pagtingin ah. Fusion of two dictators in Malacanang, which the Duterte-Marcos tandem eh. So, it's pressing that people get to refresh themselves. Kung dati nyo nang alam, and for, you know, the younger generation to know what happened during martial law, just to propose a counter-narrative naman doon sa napaka very widespread at well-funded na kampanya nila para sabihing golden age ang martial law. So ang natoka sa akin dito ay pag-discuss ng human rights violations ng panahon ng martial law at syempre yung mga kahawig nito, mga post-Marcos governments na kung saan may mga elements ng martial law ni Marcos. Ang fusion na yan kumbaga ay nasa kay President Duterte. So doon ko yun ipasok yung mga kahawig na ito. Well, ang martial law was really blatant ang kanyang pag-violate sa human rights, no? Recognized ba yan ng mga bansa? Yes, recognized ng mga bansa. Kaya nga ang binigay ng Swiss banks yung, well, in the end, it was $600 million ng ill-gotten wealth ng mga Marcoses sa Pilipinas. At may sinabi ang mga Swiss banks noon na bigyan ng share ang mga human rights violations victims. So may recognition sa ibang bansa on that. Ang Korte Suprema in various cases nag-recognize na at for example yung Manglapos Marcos versus Manglapos na kaso ng Korte Suprema, sinabi ng Korte Suprema na plunderer si Marcos at human rights violator. Another case of Sandigan Bayan versus Republic, binanggit din doon yung plunder, ill-gotten wealth, human rights violations. Kaya ko pinasok yon kasi may claim ang mga Marcoses that no court has ever judged them guilty of human rights. And of course, ang pinakasikat na kaso, of course, was the human rights case sa Hawaii na siyang paper ko when I was a visiting fellow doon sa Australian National University. When martial law was declared, pasensya na, Bisaya, kasi ako kaya hindi ako masyadong ano sa Tagalog eh, sa Pilipino, pasensya na. Anong dineklara ang martial law? Actually, I used the term imposition eh, kasi it was really imposed rather than merely declared. Medyo daw hindi ganun ka-catching yung deklarasyon eh. And ang imposition ng martial law was actually a violation of rights, right to suffrage. Bakit? Kasi Marcos wanted to declare martial law at yung purpose niya lang talaga is to perpetuate himself in power. Kasi under the 1935 Constitution, tapos na yung termino niya. 1973, tapos na yung termino niya, hindi na siya pwedeng tumakbo ulit. Kaya nag-declare siya noong 72 para mapalawig ang sarili niya sa poder. So kung yun palang dahilan mo, ginamit mo ang constitutional power mo at ang mga poder ng martial law government para mapalawig ang sarili mo sa pwesto, violation agad yan. Not only yung democratic rights ng maraming tao, kundi right to suffrage specifically. Dahil hindi mo na sila binigyan ngayon ng paraan para maka-elect o makahirang ng bagong presidente dahil doon sa pagdeklara mo ng martial law. Pero maliban dyan, napakarami pong human rights violations ang martial law. Kung titingnan natin yan, di maraming arrest. Unang araw pa lang ng deklarasyon ng martial law, well, actually, December 21, hindi pa na-deklara ang martial law, in-impose na ng December 21. The 23 kasi dideklara yun eh. Nanghuli na, no? Mga opposition, mga aktivista, sila Aquino, Jokno, lahat ng mga opposition at maraming mga aktivista at mga student leaders na huli at nakulong na. So violation ba yan ng karapatan? Yes, of course, due process rights yan eh. Wow, nakalagay naman sa Bill of Rights natin at sa International Human Rights Covenants na no one shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. So, deprivation, syempre, ng liberty mo dahil dito. Ngayon, other than that, syempre marami. May killings. Ang tawag noon sa killings pala, by the way, ay salvaging. Ang tawag ngayon sa panahon ni President Duterte, EJK. For the life of me, hindi ko alam kung bakit salvaging ang tawag noon sa Mars nung panahon ng martial law, kasi ang pakahulugan natin sa salvaging parang sinasalba mo, di ba? Kaya pero doon pag may nakita kang patay sa kalye o sa kung saan-saan, sabihin mo, pare, salvage, oh. Ganon yung term. But pareho naman ang ending noon,
ang biktima ay patay. So, grabing pag-violate sa rights ng taong bayan dahil ni hindi ka naman nang dumaan sa korte, sinintensyahan ka na ng kamatayan just because ikaw ay aktivista o ikaw ay dissenter o ikaw ay oposisyon. Pinasara ang media, alam niyo naman siguro niyan ng panahong yon. In fact, ng panahong yon, bata pa ako noon, parang grade 6 ata ako nung dineklara ang martial law. Wala kang mapanood sa TV kasi sarado lahat ng istasyon. Isang istasyon lang ang gumagana noon, PTV4 ata eh. At siyempre, yung nakalagay lang doon, si Marcos nagsasalita, paulit-ulit. At saka si Secretary Kit Tatad, no? So, sarado noon, so violation ba yan ng karapatang pantao? Siyempre, freedom of the press yan eh. Hindi lang siya, ang freedom of the press violation nung panahong yun, hindi lang yung issue ng pagsara ng mga istasyon, kundi ang pag-control sa media subsequently, na kung saan ang i-report lang dapat ng media ay the true, the good, and the beautiful. Yun kasi yung diktum ni Madam Imelda Marcos noon, you only report to the press the true, the good, and the beautiful. So pag hindi siya beautiful, hindi ka dapat maglabas niyan sa media. Kaya naganap ang corruption, naganap ang patayan, repression, pero bihira ka makakita noon sa media, maliban na lang later on nang may malakas na laban itong nagtayo sila Joe Burgos ng We Forum at Malaya later on. Although haras din 'yon at nahuli din yung mga 'yon. Ngayon, ang doon, ang isa pang mga masabi nating human rights violation maliban sa pagpatay at pagkulong at pag-violate ng press freedom, syempre yung mga pagkitil sa iba pang mga bahagi ng Bill of Rights, no? Freedom of association, kaya nabanggit kanina sa sa biodata na kasi banned ni Marcos ang lahat ng organisasyon. Sa students, banned lahat, student council, school papers, lahat. Eh, ang hirap talaga pag estudyante ka kasi ang natural na tendency mo kung estudyante ka, siguro pwede bang, you want to talk to people, you want to organize, you want to meet, kahit glee club man lang sana. Walang ganun at that time, no? So, pinayagan lang noon ay Student Catholic Action later on at Student Christian Movement, no? Of which membro pala kami ni Chancellor niyo si Fidel Nimenso ng Student Christian Movement at that time, no, SCM. At nakita ko rin dati noon si Nancy, no, Nancy Kimwell at that time, kasi rin siya sa student organization din siya sa later na yon nung naipanalo na yung return ng student councils and school papers, no. I clarify ko lang na mas matanda naman ako di hama kay Nancy, ha? Baka sabihin nila kasi edad ko si Nancy. Mas matanda naman ako di hama kay Fidel at kay Nancy. So, ngayon, ang mga violations na yung pati, of course, freedom of assembly, freedom of association, di ba? Freedom of assembly, pag rally yan, dispersed ka, di ba? Violent pa yan. In fact, ang chancellor nyo, I remember that rally in Rotonda, Welcome Rotonda, I think, I don't know, many years ago, nag-rally siya dyan. Nag-rally kami, mga estudyante. Isa si Fidel sa Nabaril doon. No? And serious yun. Ha? Kasi konti na lang. Wala si Fidel ni Menso pag medyo lumihis lang ng konti ang bala doon. No? So, grabe ang and to think we were just demanding ng mga basic rights ng mamamayan. Wala kaming ginagawang krimen. But grabe ang repression ng gobyerno. Pero ang rights, hindi lang siya issue ng civil and political rights. Mga torture, mga killing na marami. Ang violation din, economic, social, and cultural rights. Pakatandaan natin, especially sa mga guro natin, na komprehensibo ang human rights. It doesn't only pertain to the civil and political rights of the people, but it pertains to the economic, social, and cultural rights. Kaya ang pag-violate ng right to housing ng mga mahihirap, demolition halimbawa, part yan ng violation ng human rights. Nung panahon ng martial law nga, ang ginagawa ni Imelda Marcos para daw ang mga eyesores ng society ay hindi makita ng mga foreigners, nilagyan niya ng matataas na pader ang mga urban poor areas para hindi makita. Pero grabe naman yung siyempre,
ang hirap lumabas doon sa mga communities na yon dahil pinader na ni Imelda Marcos yung ano mo eh, yung community mo, pero wala silang pakialam sa resulta doon sa mahihirap para basta lang makip up yung kanilang pagtingin na dapat hindi makita yung eye source of society. Yung mga pag-trample sa rights ng mga indigenous people, environmental activists, etc. Palag, ano yon? Matindi yon. Ang mga mining corporations na mamayagpag, ang malalala nyo, isa sa pinakamalaking laban sa Norte dati was the Chico River Dam. Issue yon ng economic, social, and cultural rights na binaviolate mo ang karapatan ng mga katutubo ng mga magsasaka sa kanilang kabuhayan dahil nagtatayo ka ng mga dam na mag-i-inundate ng kanilang mga fields, di ba? Nag-hukay ka ng mga mina dyan na, at pinapalayas mo ang mga katutubo sa kanilang lupang ninuno. And these are economic, social, and cultural right violation. Not to mention, syempre, yung corruption. Ang corruption is part ng violation ng karapatang pantao, ha? Kasi dinideprive mo ang mamamayan ng pondo ng gobyerno para sa health, para sa education, para sa social services, at binabaling mo yung pera doon sa korupsyon, di ba? So that is grabe ang korupsyon ng panahon ni President Marcos, ang tindi ng mga panahong yon. And of course yung cronies, no? Ang cronies na yan everywhere yan. They have fiefdoms all over the country. Controlled nila halos yung economy ng bansa. Kaya yun yung mga economic deprivations ng mamamayan na constituting human rights violations, di ba? Yung ano, yung loans lang, are loans violation of economic, social, and cultural rights? Yes, because nag-loan si President Marcos ang laki-laki ng mga loans. Tapos ang loan halimbawa, for example, cultural center. The first problem with cultural center, nag-loan ka, for example, let's say, di ko na maalala ang exact amount, 100 million pesos. Pero ang kailangan lang pala para itayo niyan ay 60 million pesos. By the 40 million, bulsa na yon. So, it's a combination ng nag-loan ka, mababurden ang taong bayan dahil mababayaran silang utang, at the same time, may kita ka pa. Di ba? And secondly, ang problema sa cultural center, probably okay naman na magkaroon tayo ng isang venue para makita ang mga Russian ballet dancers o marinig si Van Cliburn, yung paboritong pianista ni Mrs. Marcos noon. Pero ang problema ng tao, gutom. Ang gutom is a deprivation also of human rights. Kung mga medyo bata-bata dito, search sa internet, Joel Abong. Joel Abong is the face of hunger and famine during the time of Marcos. And to think na isang bansa, Asian, meron tayong mga palayan, for palayan, etc. Mga mais, everything. And yet, may famine and hunger. Grabe talagang pag-trample yan sa human rights. Kasi din food security yan eh, pagkain yan eh. Right to life actually binibira mo dyan eh. So isang extreme violation ng human rights. Kaya hindi totoong golden age ang martial law. In fact, I remember, wala talagang bigas, bata pa ako noon. Pinapapila ako ng nanay ko, may kupon eh. Kasi wala ka nang mabiling bigas. And I challenge the Marcoses, isagutin nyo nga yan. Kupon. May pila ako doon sa isang barangay hall or palengke, hindi ko na maalala. Tapos ang pila mo, pagbigay mo ng kupon, yun lang mabibili mo, isang ganpang bigas siguro for the day. So, paano yan? Walang bigas, walang makain ng taong bayan. And in the end nga, after naalala ko, parang after 2 weeks ng mga rasyon-rasyon na yon, naubos yung bigas. Kaya ang binibigay na lang sa amin, kung pwede na lang mabili, mais. Mais. Can you imagine that? Nang umuwi ako ng bahay, daladala ko yung mais. Siyempre, mga bata kami, alam mo naman, mga bata. Di nagreklamo kami, ayaw ko niya, di ako kain yan. Mga kasi hindi kami sanay eh. Naalala ko, umiyak yung nanay ko eh. Umiyak talaga siya, parang sabi niya, I never expected na darating ang panahon na mga anak ko mapipilitang kumain ng mais. So, yan. That's the picture ng economic and political and civil rights violations ng panahon ng martial law. And, that's pag sinasabi na hindi na dapat maulit yon, it's really very, very important yan sa mga buhay ng panahon ng martial law.
Well, in my particular case, siguro yun ang stark example ng isang human rights violation. Naging chairman ako ng Student Catholic Action ng Visayas, the whole Visayas. So, ang issue lang naman namin noon, very simple, balik ng student council, balik ng school papers. At syempre, dahil ang bishop namin noon ay very human rights advocate ng si Bishop Fortich, medyo na pag-initan kami. Ang pinahuli ni Marcos, kami na nasa ilalim ng obispo. Hindi naman yung bishop kasi bishop siya siguro. Medyo, pero grabe rin yung repression sa church ni Marcos. Maraming pari ang napatay, maraming pari ang nahuli. In that case, nahuli ako for that, kinulong ako, tortured, heavily tortured. So, yung torture noon sa simula, humiliation, kubaran ka, and then papaluin ka ng ruler. You know, ang ruler, hindi naman masyadong masakit yan, but it humiliates you eh. I was 18 years old at the time, so medyo may konting edad na, but very young pa rin. Tapos bugbog, mga siguro 6 to 7 days ang torture ko. Yung iba worse than me. Kasi I was one of the youngest political prisoners eh. So, hindi masyado sigurong torture sa akin. Kung parang naririnig ko yung iba, mas matindi yung kanilang torture eh. So, bugbog. Tapos paggabi, kukunin ka sa selda mo, dalhin ka sa isang kwarto, tawag ko doon torture chamber. Tapos, suntukin ka, paso ng sigarilyo, kuryente, lahat-lahat. And sabi ko nga, there comes a time na ang physical torture is so much na, hindi mo na, wala ka ng pain na maramdaman eh. Kaya, you feel numb. Pero ang pain, medyo nasa wata mo dyan kasi may hangganan siguro ang physical pain. Pero ang mental torture, grabe talaga yan. Yan ang mga trauma ng mga student leaders dati. May kilala kong student leader, so articulate, so confident. Pagkatapos ng torture namin, talagang siya, nawala na yung articulateness niya, sharpness, nawala na yung kanyang confidence. So it really destroys people, no? At sa akin naman, ang pinaka-mental torture yan, mga mental torture, hindi ko malimutan yan. Physical nga, nalimutan ko na, hilom naman yung paso ng sigarilyo. Parang mental torture, yung marami doon, dinala ako sa kwarto, tapos ako na Neri, at dyan ka muna, ikaw sunod. So syempre, nanood ako kasi akong sunod eh. Nilagay nilang isang tao na hindi ko kilala sa mesa. Tinali siya, hinubaran, tapos nilagyan nila ng alambre yung kanyang ari. Can you imagine that, na nilagyan ng alambre ang ari niya? Di, dumudugo na hindi ko maintindihan kung paano. Tapos parang kinonek pa nila sa isang dynamo or something, tapos kinukuryente siya. Na siyempre sigaw siya ng sigaw. Ako, 18 years old ka, siyempre trauma yun eh. Akong sunod. Oh my God, di ba? So, anong ginawa akong masama? Anong may krimen ba akong ginawa? Wala man akong pinatay, wala man akong ninakaw. I was just demanding student return of student councils, human rights. So, Pero hindi natuloy sa akin kasi napagod si torture is really also tiring, ha? After 2 hours noon, pawis na pawis sila. Neri, matulog ka na, bukas ka na. But of course, hindi ka makatulog, di ba? Tapos, one day later, another naman, kinuha na naman ako, oras dos ng umaga, dadalhin sa kwarto, chamber, kumuha ng revolver, nilabas lahat ng bala, naglagay ng isang bala sa revolver, yung Russian roulette. Tapos, pag gano'n niya ng isang bala, pinasok yung baril sa bunganga ko, and then, sabi niya, tingnan na, English siya eh, nakataka ako sa military na English siya. Sabi niya, let's see if you're lucky tonight, Neri. Tapos sabay ng gatilyo. Alam mo, pag ang barrel of the gun na sa loob ng bunganga mo, ang lamig. Ang lamig. Ninenervyos ka pa. Tapos ang lamig. Tapos, ang pag ganun ng whatever you call that, firing pin ba yun? Pag ganun ng firing pin, ang lakas ng tunog. Akala mo, kasi sa loob ng bunganga mo, akala mo pumotok eh. So you can just imagine your brain splattered on the wall eh. I really drained talaga ako noon. Hindi ko, sabi ko, grabe. And he did it twice. Ay, you're very lucky ah. Ulitin na natin. Can you imagine, 18 years old ako, pero mahina ako sa math, pero kinalculate ko agad eh. Sabi ko, ang chance kong mabuhay kanina is 1/6. Kasi 6 yung chamber ng revolver. May isang bala doon. 1/6. 1 is to 6. Ngayon, 1/5 na lang.
So, yun, really drained ako. And, but you know, we survived kasi we believe that what we're doing was right. But yun siguro ang nag-keep up sa akin na ang ginagawa naman namin tama. Yun naman ang sabi ng tatay ko eh. Neri, pagtingin mo tama ka, tindigan mo. Pagtingin mo mali ka, mag-apologize ka, mag-sorry ka. So, aminin mo, di ba? So, yun siguro ang nag-keep up sa amin through the years, apat na taong kulong, nawala na ko ng, you know, apat na taon ng buhay ko bilang estudyante, nawala. At delayed, syempre, yung aral ko. Late na ako nag-graduate, late na ako nag-law dahil sa ganong karanasan. But anyway, siguro, basically, yung human rights violations, marami ang testigo dyan. Yung sinasabi ng mga Marcoses na hindi nangyari yan, hindi totoo yan, I hope na wala nang naniniwala doon. Otherwise, kung sabihin niya at maniwala tayo doon, ibig ba sabihin noon, yung million-million na lumabas sa EDSA, ano lang yon, trip lang nila yon, trip lang ba nila na mag-rally? You know, you go out in the streets, si Fidel Nemenso nag-rally lang, binarin. Pag lumabas ka noon sa EDSA, you're risking your life. Kung if you're going to risk your life, just trip mo lang, wala naman palang kausa, wala naman palang dahilan, then really absurd yung ganong istorya. People went out to EDSA in droves precisely because they're fed up with the human rights violations. They were fed up with corruption. They were fed up with this tyranny of Marcos. Kaya hindi pwedeng i-dismiss ang EDSA as nothing more than, mga politically motivated. No, these were ordinary people risking their lives once and for all para sabihin sa diktador, tama na, sobra na, palitan na. Ngayon, after Marcos, di maraming kahawig niyan, pero let's center na lang for lack of time kay President Duterte kasi siya naman ang epitome ng martial law, repetition ng martial law. Grabe ang hawig ni President Duterte kay Marcos. Grabe ang hawig. Both of them were swept to power on their promises. Sabi ni Marcos, I promise you this country will be great again. Grade 6, ako ilang beses ko narinig yan. Na kaya everybody felt hope noon eh. In fact, sa totoo lang, there were a lot of people din siguro na naniwala initially sa first 3 years ni Marcos na, uy, baka naman ito na yung pag-asa natin kasi mahirap ang buhay, grabe ang corruption, ito na. But the same with Duterte. I-eliminate ang slogan naman ni Duterte, change is coming eh. Diba? Change is coming, pero both of them failed in those promises. Secondly, military rule, kaya nga martial law eh, kasi military rule yan eh. Kontrolado ng military ang gobyerno ng panahon ni Marcos, the same characteristics panahon ni Duterte. Tingnan mo, the government is littered with generals and military men. Kaya grabe yung arrogance ng military palagi nung panahon ni Marcos at panahon ni Duterte. Kasi they over-civilian eh. Over-civilian yung ano nila eh. Hihingi ka lang dati ng permit sa change ka lang ng ruta sa jeep, punta ka sa provincial headquarter, huwag kang pumunta sa mayor-mayor ka eh. Yun doon ka sa PC, di ba? Ganon din ngayon, grabe ang control ng military over civilian positions. In fact, his COVID response is mainly militarist kay President Duterte, similar to Marcos. Thirdly, by the killings, repression, the same. Red tagging, yung panahon ni Marcos, red tagging, lahat na lang CPP, NPA. E sino ka, opposition ka, aktivista ka, o sino ka? The same way dito kay Duterte. Lahat naman CPP, NPA, kati community pantry, CPP, NPA, basta hindi nila gusto yung sinasabi mo. Fourthly, corruption, crony, the same with Duterte. Tingnan nyo yung corruption, tingnan mo yung mga cronies niya. Yung Farmally deal is just a tip of the iceberg. 2.6 trillion, ito sa loans naman, pareho rin sila. 586 billion pesos to. 526 billion pesos ang total na inutang ni Marcos nung panahon niya. And you know what? Grabe yung hindi magkaundagaga tayo sa pagbayad nun. At ang tindi ng ano noon, binaon mo kami sa utang, 526 billion pesos. Panahon ni Duterte, alam niyo magkano? Yung 6 years niya, 7.7 trillion pesos. Alam niyo ba, lahat ng inutang ng 6 na presidente before Duterte, kasi pag upo niya noong 2016 was 6.8 trillion ang total loans ng Pilipinas, it will climb up to 13 trillion by the end of his term. Dinoble niya. So yung 6 na presidente, nilampasan niya. Grabe yung debt burden noon. It really, you know, the same kind of thinking na utang ng utang, Marcos, build, big things. Duterte, build, big things. Cultural center, big dapat yan. PICC, big dapat yan.
parang si Hitler. Hitler, dictators and fascists want to build monuments for themselves that will last 1,000 years. Kasi that's the memory of this fascist dictator. Maalala ako forever. Ganon ang konsepto ng mga yan. Kaya pareho-pareho talaga mag-isip si Marcos at si Duterte. So, andun yung lahat ng elements niya, the promises of a fascist, the graft and corruption, the killings, the repression, etc. The loans, the cronies, and the military rule. But there is one similarity ni Marcos at ni Duterte na sana mangyari din. Marcos was overthrown in 1986 when the Filipino people stood up and said, dito tingin ko, dapat yung similarity yung mangyayari kay Duterte, mawawakasan din yung tiranya at dinastiya niya. Kasi yung similarity na yun, mag-i-end yun. Kung yun ang ginawa nilang dalawa, ang natural course of events will say that the Filipino people will have had enough also of President Duterte. At yung 2022, of course, is a crucial part ng ano na to, in the same way that the 1986 election was the end of President Marcos when he, 85 pala elections, when he decided to hold elections na kung saan nanalo si Cory Aquino. So, yun siguro ang isang similarity na gusto natin mangyari ngayon. Pero siguro, sa conclusion part ko, kasi mga faculty kayo, when you teach martial law, ito parang opinion ko lang to, I don't know teaching, I'm not really, you know, hindi ko alam yung pampamaraan. But kung mag-teach kayo ng martial law, always remember, when you teach about human rights, always remember, it wasn't an issue of merely of rights. It wasn't an issue of Marcos only or Duterte now. It is an issue of a system of oppression and exploitation na instituted. Na pag pinalitan mo lang yung isang tao, hindi mo mabasag yung system na yun. Kaya nung napalitan si Marcos, ang system ng corruption was in place. Hindi talaga na-eradicate yun. Kasi hindi tinignan na issue ito ng sistema. Kaya dapat ang pagturo talaga sa bagong henerasyon, iugat doon sa sistema. Ang system ng kung saan grabing namamayagpag yung cronies and corporate dominance sa agriculture, sa environment, lahat yan. I-system yan eh. Yung military orientation, na they are very loyal to the president and to the commander-in-chief, nasa lagpas-lagpas pa sa loyalty nila sa mamamayan. In fact, parang wala silang kinikilalang loyalty sa mamamayan. System yan eh. Kaya ang dali ng human rights violation kasi wala silang feeling of affinity sa mamamayan. Ang feeling nila of affinity doon sa commander-in-chief na hindi dapat. Orientasyon niya ng military at ng pulis. And it is a system eh. Hindi mo yan pwedeng mapalitan lang overnight. So ganon, yung contractualization, yung landlessness, itong lahat ng economic deprivation, part ito ng system. Kaya ang pagturo sa pagbabago is not merely the fact that may human rights violation noon, dapat hindi na mag-human rights violations ngayon. Tama yon, walang problema yon. Pero dapat iugat yon sa sistema. At ang edukasyon is one major part of that effort to change and reform society and to overhaul that system. Kasi edukasyon part yan ng ganung classic paglaban sa mga narrative na yon. Na-remember ko si Secretary Liling Briones mentioned something. Hindi namin naturo ang martial law kasi we don't want to be biased. Eh. We want to be neutral ang educational curriculum. Bias? My God, that's fact. That's history. There's nothing about bias there. Pag ganun ang thinking ng education secretary na pag nagturo ako ng kasaysayan ay ang bias, then may problema tayong malaki. Ang German people, they taught their next generation ng atrocities ni Hitler, atrocities ng Holocaust. At iniisip nila, hindi ito issue ng bias eh. Hindi na dapat maulit ito. Kaya namamayagpag ang mga Marcoses kasi there was no counter-narrative to speak of. Ang counter-narrative sa mga ilang biktima, eh, wala naman kaming pera, wala naman kaming pang-boost sa mga YouTube. Ano? Di sila talaga ang narrative nila doon. And to a large degree, the government is at fault here. They say the government failed to teach martial law. I'd say no. The government refused to teach martial law. Hindi yan failed. Failed kasi pwede innocuous, hindi mo sinasadya. Refused. Kasi nandun si Enrile sa poder, nandun si Ramos, nandun yung mga cronies sa poder. So wag na lang natin mag-political accommodation tayo. Wag nang sabihin sa kabataan ang ginawa ng mga to. That is really the problem there because justice was not really
given to the victims of martial law, hindi nagkaroon ng hustisya. Kaya every time I tell about my story, about my torture, nag-ano pa rin ako eh, may angst ba, may sense of something na ano ba, kasi walang closure eh. Sa mga katulad naming biktima, walang closure. Nobody went to prison. Kaya ang laban sa martial law is something siguro na gawin namin hanggat buhay kami. Kasi hindi dapat maranasan ng susunod na henerasyon ang naranasan namin. Maraming salamat po.